Alam mo ba na mas pinalakas na naman ang ultimate ni Masha? Ngunit ang kanyang first skill naman ay pinahina kapag umabot na sa late game. Kung kaya't mas recommended pa rin ito gamitin na roamer na naka-pure damage build kahit sa MPL. Dapat mo tandaan na every time na mababawasan ito ng HP bar ay magre-reset ang kanyang ultimate, kaya maganda rin ito gamitin na pang-ambush sa mga heroes na di kataasan ang HP katulad ng mga marksmen at mages. Bukod dito, mawawala rin ang mga effects ng crowd control kay Masha once na mabawasan ito ng HP bar, oras na puno na ang iyong energy, mag-recall pabalik sa base upang ma-reset ang times 3 na HP bar plus 2 HP bar mula sa passive, at ma-activate ito kung ikaw ay out of combat sa loob ng 3 seconds. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Bargain Hunter kung saan ang mga presyo ng items ay maaaring ma-purchase sa 95% ng kanilang base price. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban 3 beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.